Anaana sa kapi 900,000 pesos ang inisyal nga natabang sa kumpanyang tuna exporters multi-purpose cooperative, Contemco, ngadto sa pamilya sa mga namatay sa disgrasya miaging adlaw, matud ni Arwin Bunagowa, general manager sa maong kumpanya, gikan sa insurance, funerals, hospital bills, lakip groceries ug uban pa, giabaga kining tanan sa kumpanya. Namin diri sa may label kay isa ka pamilya na mong giyatan og groceries, tapos unya na po, dito po sa Pikas, ang manang iya naman ang tungkol ng mga one good kinahanglan para sa vigil na sa ano pagkagabi. Mm-hmm. Ang by Monday, i-process naman yung sa insurance nila, tapos yung sa funeral at sa mga sa hospital na paid naman namin. Usa sa mga biktima sa maong disgrasya ang driver nga si Noel Pudadera, 41 pamilyado ug adunay tulo ka anak. Saysay sa bayaw sa biktima nga si Claire Makulan, buntag pa lamang bago ang panghitabo, nagisuryahanay pa sila sa iyang pamilya ug nakapanamilit pa sa ilang pag-video call. Apan mauna di ay kini ang ulahing pag-istorya. Nagmantaw sa iyang anak, itatawag ko. Nag-video call ko. Nag-video call pa daw ko pagkabuntag. Nagbabay-babay pa daw sa ila. Nita na sila. Nita na sila sa ilang papa. Ay, buta nung dito siya, ma'am. Pero pag hangyon mo, oo lang gina siya maura. Dahil ang siya istorya kong yun. Kaya, kamatay. Sigun sa ugangan sa biktima, buutan nga tao og dili kabalo mo balibad si Noel. Buutan man siya. Oo, may siya mo pansayang mga sayang sawa. Okay man siya. May siya pag-amahan. Samtang adunay saysay ang Chief of Police sa Traffic Enforcement Unit Jensan, Police Lieutenant Colonel Dominador Palgan Jr. bahin ni ini base sa ilang investigasyon. Hindi rin natin masabi na sa sobrang bilis ng pagmaneho niya, sumabog yung gulong. Siguro, kung kasi tinignan din namin kagabi yung status din ng gulong nung van, yung apat talaga na gulong is medyo manipis na rin siya. O medyo manipis na rin yung gulong niya. Medyo nawawala na yung spikes. And then, nung tinignan ko yung left rear portion na tire talaga, andun may sumabog din na may mga cracks siya talaga. Gikumpirma usab ni Bunagowa nga anaana sa maayong kahimtang ang upat nga samdan sa panghitabo. So far, ma'am, tong dalawa sa emergency hospital, transfer na mo sila sa may Soxargen Hospital para maisa o para ma-examine po dayon sila kay para at least kay dito sa kulang sila gamit mangod mo to transfer na mo sa Soxargen. Although okay naman sila po, naka-recover na. Padayon usab ang pakig-alayon sa kumpanyang Temco ngadto sa pamilya sa mga biktima alang sa dugang tabang. Liza Labaho, Brigada News.